our eyes are on you, relying on God's power on life's difficult situations. Well, mga kapatid, alam po natin at kayo, sumasang-ayon sa akin na ang mga mahihirap na problema, in fact, hindi lang yung mahihirap na problema, maging ang maliliit, ay hindi natin maiiwasan. At ito ay given na sa buhay ng tao. Habang tayo nabubuhay, may mga instances na tayo ay kakaharapin ito. And araw-araw, iba't iba lamang ang ating mga situations ay yung daily grills and daily hassles ay hindi po natin maiiwasan. Habang ginagawa ko po ito, I myself ay nakikisama doon sa preaching message na to. Kasi on my part naman ay kitang-kita ko ito sa aking buhay. For instance nga lamang, bilang patotoo, hindi po biro-biro ang maging isang opisyalis ng gobyerno. And in particular, kung ikaw ay humahawak ng isang ahensya o ng isang opisina, matindi mga hassles at saka mga pressures na sa araw-araw ay nararanasan ng mga nasa opisyalis ng gobyerno. Mahirap pong mag-explain sa inyo, but indeed, kung mahina ang iyong pananampalataya at lakas, ay bibigay ka. Amen po ba? So, financial, physical, accountabilities, kasi pag public servant ka, it's a public accountability yon. And everything that you should do, it must be according to the rules and regulations, and especially sa panahon ngayon na pandemic, na akala nung tao ay restricted nga. Yes, restricted ang paglabas, pero sa tao pa ng gobyerno, may restriction, pero lalabas ka pa rin. Amen po. Tuloy-tuloy ang programa, and then nadadagdagan pa. May time na ako'y parang na-overwhelm din talaga, and I could not forget one time, nakita ako ni Pastor, ako'y naiyak na. Parang hindi ko nakakayanin. But you know, sa mga panahon na yon, alam po natin ang ating tatakbuhan. Amen po. Meron po tayong Diyos na pwedeng sandigan. Meron tayong Diyos na pwedeng asahan. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Now, balikan po natin itong story ni King Jehoshaphat. Ang istorya po ni King Jehoshaphat actually is a story of faith and reliance to God. And yung pong supernatural intervention na ginawa ng Lord sa kanilang sitwasyon, I would help us deepen and expand our view on who really God is, sino siya, his power o yung kanyang kapangyarihan, at kung ano yung kanyang magagawa sa ating mga buhay, especially kung natutunan natin na tumingin sa kanya. Amen po ba? Mag-rely sa kanyang kapangyarihan. To better understand this story, ay bigyan ko lamang po kayo ng simpleng buod ng istoryang ito. Dumating po sa instance o sa panahon ng buhay ng mga Israelita, yung mga nasa Southern Kingdom, mga taga-Juda, na pinungungunahan ni Haring Jehoshaphat na mayroong tatlong grupo na nagsanib-sanib upang sila ay sakupin o lukubin, gigirahin sila ang mga Amonita, Moabita at Meunita. At to cut the story short, beginning sa verse 1, ay may nagbalita na yung grupo na yon ay sila ay sasakupin at sila ay didigmain. Now, ito yung nagbigay ng malaking worry, para madali, ng worry sa mga kanila. Bakit? Kasi kung titingnan natin sa chapter 18, yung kanilang army ay kagagaling lang sa gera, together with the Northern Kingdom. So hindi sinabi sa sitas kung ano ang sitwasyon o kalagayan ng mga bandirigma, but we can assume, pagod. Amen po ba? So, with this ay nagulumihanan sila at sila ay lumapit sa ating Panginoon. Napakaganda po ang kanilang ginawa dahil hindi sila nanangan sa tao, hindi sila nanangan sa sarili nilang lakas, nanangan sila sa Lord. And don't you know, miraculously, ang Diyos ay tumugon. Ang nangyari po ay yung kanilang mga kalaban ay nagset ng ambush ang ating Lord. May nag-ambush sa kanila. And then after that, nagkaroon ng confusion doon sa tatlo na yon at sila mismo ay nagpatayan ni isa walang natira. Ano ang ginawa ng mga Israelita? Sila ay nagpuri lang sa Lord, tinibayan ng kanilang puso, nagbigay ng itinaas nila ang kanilang pananampalataya at kinuha nila yung mga spoils na ibigay sa kanila ng Lord. Amen po! What a wonderful and amazing story of the supernatural intervention of God to those who seek the Lord
and who rely on His power. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah! Now, sa ating po mga buhay, kung ibababa naman po natin ito, sa ganong mga sitwasyon, or in fact, kahit sa mga pang-araw-araw na buhay po natin, kanino po ba tayo lalapit? And I would like to remind everybody na marami po dito ang nagkakaroon ng pagkakamali, that instead of trusting the Lord, they trust themselves and other means. At sabi ko nga po kaninang umaga, they lean on a wrong wall that may crumble anytime. Mga kapatid, sa buhay po natin, kapag tayo ay nanangan lang sa sarili nating lakas o sa mga bagay na sarili nating abilidad o sa ibang tao, mga kapatid, tayo ay sumasandal sa maling pader. Amen po ba? May isang pader na pwede nating sandalan at kailanman ang pader na yon ay hindi maguguho. Yon ay ang pader ng pananampalataya sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So with that, naalala ko lamang po kanina, kami po ay umawit. Can I request the one team to sing once again? Magkaroon po tayo ng isang group singing na isang napakagandang kanta na I believe ito ay magmi-minister po sa atin na sa panahon na tayo nag-aalala sa buhay, merong isang Diyos na pwede po nating kublihan. Amen po. This is an old song, but it really is a very powerful song. And let us sing together. Hallelujah. Kailan pa sinasamba, minamahal. Pwede po natin itas ang ating kamay habang tayo nakaupo. Pag-ibig mo'y sapat, magpakailan pa man, papuri ko sa iyo, iyala. Thank you, Lord. Ikaw, Diyos, kailan pa man, sinasamba, minamahal. Sinasamba, minamahal. Pag-ibig mo'y sapat. Pag-ibig mo'y sapat. Pagkailan pa man, papuri ko sa iyo, iyala. Ikaw ang aking kublihan. Ikaw. Magtatago, Panginoon. Ang aming mga battles ay iyong battles. Ang aming mga difficult situation, ikaw ang magte-take over. Kaya kami hindi magugulimihanan. Hindi kami magtitira doon sa pool ng defeat o sa pool ng takot, sapagkat meron kaming Diyos makapangyarihan aming mga
matatakbuhan. Maraming marami pong salamat, Lord. And we want to bless you once again. We want to thank you. We want to glorify your name, Lord. Maraming marami pong salamat. This we pray once again in the mighty name of Jesus. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord at sa paghito ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Purihin po ang ating Panginoon. When facing difficult situations, tatlong bagay lamang po ang ating pagsasaluhan sa umagang ito. Number one, when facing difficult situations, seek God and hold on tightly to His promises. So balikan lamang po natin yung ibang mga sita sa Bible. So dun sa verse 1 ay may nagbalita na lulusubin nga sila ng mga tatlong grupong ito. At ano po ang ginawa ng mga taga-Judea? Tingnan po natin sa verses 3 and 4. Ang sabi po doon, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord and proclaim a fast for all Judah. So, kinuha nila ito seryoso. At sila ay lumapit sa Panginoon at nag-fasting pa. And in fact, kung babasahin po natin yung buong chapter na yon, especially verses 1 to 30, pati maliit na bata. So it's really a total seeking sa ating Panginoon. Number 4, verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. And then sa verse 9, ang sabi po, if calamity, then nanalangin na ngayon si Jehoshaphat. Yun ang ano naman to, leadership teaching, ano, di po ba? Very crucial sa destiny ng isang nation ay talagang godly. At saka mga may takot sa Diyos ang dapat na namumuno. Amen po ba? In all parts of the government, and in fact, kahit sa private, mahalaga yung may takot sa Panginoon and alam niya kung sino ang kanilang pupuntahan. Sa verse 9, sa pangunguna ni Jehoshaphat, siya po ay nanalangin. Ang sabi pong ganun, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress and you will hear us and save us. Napakagandang verse po nito. Now, ang tanong ko, tingnan po ulit natin, sabi ko po, seek God and hold on tightly to His promises. Ang tanong, bakit nga ba po, pag tayo may problema, bakit nga ba ang Lord ang ating hahanapin? Amen po? Simple lamang po ang sagot. Because God is dependable. Amen po ba? Pwede po siyang sandigan. And why hold on to His promises? Bakit naman siya dapat natin puntahan o mag-hold o mangunyapin sa kanyang mga pangako? Simple lamang po ang sagot. Because God is faithful and true. Amen po ba? Alam po ninyo, sa buhay natin, minsan tayo ay nagtataksil sa Panginoon. May mga panahon na hindi tayo nagiging matapat sa Kanya. Pero tandaan po natin, kailanman ang Diyos nananatiling tapat. Amen po. Ang Diyos kailanman nananatili po siyang totoo sa ating mga buhay. Ang sabi ko po dito, God has so many wonderful promises and He gave those promises so that we can experience a good life. But the condition is that we must cling to it and believe that He is willing to fulfill it in our favor. Merong napakaganda pong verse doon sa Numbers chapter 23 verse 19. Ano po ang sabi doon? God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. What He will say, He will do. What He promised, He will fulfill. Ganyan po ang ating Panginoon. Amen po ba? Now, nakita ko po sa Bible, sa part ng aking pag-aaral, napag-alaman ko po, sa Bible po pala, mayroong 8,810 promises ang Lord sa atin. And doon sa 8,810 na yon, 7,487 or equivalent to 85% ay ginawa ng Lord for the humankind. Amen po ba? Ano-ano yung mga promises na yon? Promises of success, promise of confidence, promise of health, promise of prosperity, promise of strength, wisdom, and many more. So ganyan po karami ang mga pangako ng Lord sa atin. Mga kapatid, tatandaan po natin, hallelujah,
ang Bible po ay hindi isinulat para FYI. Anong ibig ko sabihin ng FYI? Ah, okay. Nalaman mo naman ang Diyos, makapangyarihan. Ah, okay. Ang Diyos ay sinabi doon na siya ay provider. Ah, okay. Ah, okay. Parang, ano, para lang busugin ang ating isip. Amen po ba? Ang salita po ng Diyos, pag pinampalatayanan mo at inangkin mo sa buhay mo, mangyayari, magkakaroon ng buhay, magre-rema. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Yon ang pagkakaiba ng Bible sa ibang mga libro. Kaya nga, ano-ano yon? 7,487. Mga kapatid, sigurado ako, doon sa 7,487 na yon, tsak merong papatok sa iyo. Amen po ba? Kailangan mo ng kagalingan? Meron kang Philippians 4.19, meron kang Exodus 15.26, meron kang 3 John 2, meron kang John 10.10. The thief cannot to steal, to kill, and to destroy, but I came to give you life and have it more abundantly. So mga kapatid, ano ba yung problema mo? Ano ba yung sitwasyon mo? Huwag kang umawa. Amen po ba? Magpuri ka sa Diyos. Tumingin ka sa Panginoon. Makikita mo ang pagpapala niya. So ang Christianity po, hindi siya yung parang pumasok ka na, nakatapos ka ng isang bachelor's degree. Ah, natapos ka na yung Bible. Oh, wow, pwede na ako mag-graduate. No, ang salita po ng Diyos, gabay ito. Hindi ito parang pang-academics. Amen po ba? Pang-laboratorio to. Amen ba? Ano, pag ginawa mo, makikita mo. Ay nako, mga kapatid. Ako po, sabi nga ni Pastor, ituro mo yan kasi napakarami mong karanasan. Mamaya po ako'y magpapatuto sa inyo. Amen po? So, panampalatayanan po natin ang salita ng Diyos. Lumaban ka. Amen po ba? Huwag kang basta-basta pasusuko sa mga problema sa buhay. Kasi pag sumuko ka sa problema sa buhay, parang simunabi mo, patay ang Diyos mo. Eh, ako, hindi ako papayag doon. Amen po ba? Bakit ang Diyos ko buhay? Amen po ba? Meron akong Diyos na pwede kong panampalatayanan. Yon ang tunay na Kristiyano. Hindi puro FYI, FYI, FYI. For your information only, do it and you will see the salvation of the Lord. Hallelujah! So, pumunta na po tayo. Minsan po, siguro po ay bigyan ko lang kayo ng isang example pa. Nung minsan, ang mga alagad, hando po sila sa bangka. Nakasakay po sila doon. Now, habang sila nakasakay doon, kasama na si Lord, nagngangalit, ang matindi ang habagat. Siguro, tataob yung bangka. At sila hindi mapakali. Pero si Jesus natutulog. Kaya sabi nila, Lord, hindi ka ba, to paraphrase, hindi ka ba nag-aalala? Ano ang alon? Ano-anong sabi ng Lord, ba't kayo nag-aalala? Sabi niya doon sa, peace, be still. Alam po ninyo ang pagkakamali ng mga alagad? Ang pagkakamali ng mga alagad, nakalimutan nila si Jesus, hindi nila na-realize ano ang implication pagkasama nila si Lord doon sa bangka. Amen po ba? Sa atin, ano ang application nun? Sa bangka po ng buhay natin, na-realize po ba ninyo kung sino kasama nyo? Amen ba? Kung na-realize ninyo na si Jesus ang kasama mo, ano man ang problema mo, hindi ka matatakot, lalaban ka. Amen ba? Lalaban ka at mananampalataya ka. Magpapalain ka ng Lord. Hallelujah! Napakahirap po kasing ano eh. Ano ito, i-explain, but yun ay totoo. Ano pa, nung minsan si Pedro naman, ang nangyari kay Pedro, nakita niya si Jesus, andun siya sa lake, nakatayo sa ibabaw ng tubig. So sila'y namangha. Sabi ni Pedro, Lord, bid me come. Sabi ni Jesus, come, pumunta ka. So lumakad siya. Nung lumakad niya si Pedro, na-defy yung law of physics, yung buoyancy, di ba? Kasi sa physics, pag umano ka, yung mas mabigat, lulubog yon, di ba? Ang buoyancy ng water, ano? One ang buoyancy. Tandang ko pa, 1979, sa physics. Yun ang buoyancy ng tubig. Eh, mas mabigat siya. Pero siya ay lumakad. Bakit siya nakalakad? Kasi habang naglalakad siya, sabi sa Bible, nakatingin siya kay Jesus. Pero nung naramdaman niya yung hangin, naramdaman niya yung mga hampas dun sa tubig, probably, na ang kanyang tingin. Umalis ang kanyang tingin kay Jesus, natuon doon sa bagyo at sa hangin. At unti-unti siyang lumubog. Although naka-recover. Amen po ba? Naka-recover naman. Nung tinawag ulit siya ni Jesus, and then nakapunta siya. Mga kapatid, napansin ninyo, pag may problema tayo, masyado tayo nagdudwell doon sa problema,
nakakalimutan natin na magduel sa magbibigay ng solusyon sa problema natin. Mga kapatid, habang bumibigat ang problema mo, the more magduel ka doon sa solusyon ng problema mo. Amen po ba? Sino yun? Si Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Aba, isa pang patotoo. Natutuwa po ako, noong nagpatotoo dito si Miko, yung sa ano natin, dyan sa tech, yung bata doon na engineer pala yun. Imagine mo, hindi talaga ako, blessed talaga ako kasi ang patotoo niya, baka yung iba hindi niyo narinig at yung mga nakarinig para ma-bless ulit kayo. Si Miko, sabi niya, engineering student siya. Sabi niya, ako po, hindi naman ako number one doon sa klase ko. Hindi nga niya alam kung anong kanyang standard. At wala din siya doon sa top 10. Wala. Pero noong nagkaroon ng final test, kung sino ang magagraduate, hindi yung top 1 ang magagraduate, isa lang ang magagraduate sino. Si Miko. Anong patutuo niya? Nagtiwala siya sa Diyos eh. Amen po ba? Ito pa, mag-ano siya, mag-exam. Eh matindi ang exam ng engineering, di po ba? Kasi hindi naman pwedeng exam lang yan na 1 plus 1 equals 2. 3 times 3 equals 9. Kasi gagawain ng mga building, gagawain ng mga makina. So matindi talaga. 2 weeks. At nanampalataya ulit siya sa Diyos. Hindi siya natakot. Ibinigay niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. 2 weeks lang siya nag-review. Then, let God do the rest. To cut the story short, ayon si Miko, engineer, may kumpanya na yung batang yun. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. So sana ito ay maging inspirasyon sa mga kabataan. Yan ang Kristiyano. Amen. Ang sabi ko po, do not allow difficult situations to pull you down into the pool of defeat. Instead, look unto God and cling on to His promises. Have peace and be still because He is willing to save you. Sa Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Meron ding maganda, John chapter 16 verse 33, ang sabi pong ganun, sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa sanglibutan, ay meron kayong kapighatian, ngunit lakas ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen? Ang sabi, mas gusto ko yung English eh. Sabi niya, in this world you shall have tribulations, many tribulations, but be of good cheer because I have overcome the world. Bakit ka hindi matatakot? Hindi dahil sa sarili mo, hindi brabadong yabang mo. Kasi pinagtagumpayan na ng Lord ang sanglibutan, ibig sabihin, kasama ka doon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sa totoo lang mga kapatid, masarap talaga maging Kristiyano. Masarap talaga maging Kristiyano. Now, okay, number 2 is, be brave and recognize His power over yours. Balikan po ulit natin. Doon sa verse 6 naman, ano nga sila? Ayan na, yung kalaban. No time to prepare, kumbaga. Sa panahon ng wala akong paghahanda, sa Lord ka talaga aasa. So, nanalangin. And then, part ng prayer ni Jehoshaphat, ito po ang sabi niya, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. So, dito, ang ibinigyan ng emphasis ni Jehoshaphat, yung kalakihan ng Lord. Alam po ninyo, isa practical tip, kapag may problema ka, mag-dwell ka sa kalakihan ng Lord. Amen po ba? Huwag kang mag-dwell doon sa kalakihan ng problema mo. And then doon sa verse 10 to 12, ito naman ang kanyang sinabi, but now here are men from Ammon, Moab and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us an inheritance. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. So dito, nagkaroon ng contrast, nag-compare and contrast si Jehoshaphat. Doon sa verse 6, ipinakita niya yung kalakihan ng Lord. Doon sa verses 10 to 12, ipinakita naman niya yung kawalang abilidad o kapangyarihan ng tao. And take note, ano sinabi niya doon?
niligyan ko ng pula, red font, we do not know what to do, but our eyes are on you. Mga kapatid, kung ikaw ay dumarating ka sa sitwasyon, handong ka na sa sulok doon sa pader, tumingin ka sa taas, meron Diyos na pwede mong kapitan. Amen po ba? Our eyes are on the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So sa ating pong mga buhay, huwag nating kalilimutan yung may mga problema hindi mo talaga kayang solusyonan. Example, cancer. Di ba? Cancer. Although may mga certain cancers na natitreat na, pero hindi lahat. At kuminsan nga, bumabalik pa. So this kind of diseases will tell us na limitado ang ano, ang limitado ang ano ng tao. Although add on ko lang, nabasa ko minsan. May nabasa ako na amaze, isang I think a Romanian ba or I forgot dito sa gawing Europe, isang bata I think 12 years old, nagtapos siya ng PhD. PhD in biomolecular technology. At ang kanyang plano ay masolusyunan yung mortality. Gusto niya maging immortal ang tao. Sabi ko, ang laki ng ambisyon ng batang ito. Kasi napakatalino ng bata na yon. But, well, siyempre, yun ay kanyang pangarap. But I believe, ang Lord lang makapagsasabi. Amen po ba? Ang Lord lang ang makapagsasabi sa buhay po ng tao. Purihin po ang Lord. So, yun po. Sa may sitwasyon sa buhay natin, mahirap pang sumandig talaga sa ating kakayanan. Darating at darating ano, ang pera mo, hindi kaya. Sinong makapagsasabi na mayamang tao na hindi siya mamamatay hanggang dulo? Pinakamayamang mang tao, hindi kayang bilhin o hindi kayang solusyonan ang kanyang buhay. Amen po ba? So, kanino ka, sa Panginoon lang. Now, ang sabi ko po dito, to rely on our own ability is a wrong pursuit and is spiritually dangerous. But if we rely on God, He will give us the power to rise above our difficult situations. His strength becomes our strength. His power becomes our power. Now, ito po ang gusto ko lang bigyan ng pag-i-explain. Ang ibig sabihin po nito ay, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, tamang meron tayong abilidad, pero dapat yun ipinapasakop natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pag hindi mo yun ipinasakop sa Panginoon, ang mangyayari doon, it's just a futile effort. Doon po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang sabi pong ganun, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. At ganun po ang nangyari kina King Jehoshaphat. Kaya nung sa kanilang pananalangin, kanila pong sinabi, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. And I believe, katulad po ni Miko, meron kayong mga istorya sa buhay, darating at darating ang panahon, hindi mo alam mangyayari sa buhay mo, pero tumingin ka sa ating Panginoon. Amen po. I have this, naalala ko lang isa kong patutunan. Although luma na to, nag-trend lang XX number of years ago, huwag nyo nang tanungin, although nagtatagal. Nag-attend po ako ng isang international training sa Iloilo, sa SIPDEC, Southeast Fisheries Development Council. Yung pong aquaculture department kasi ng SIPDEC, ng ASEAN Nation, nandyan. International training po yun. So may Vietnamese, blah, 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 blah. So lima kaming Pilipino doon. Ang isang subject doon, yung sa virus, yung ano namin, sabing ganun, mag-a-isolate kayo ng fungus. Nako, bacteriology, virology, tapos ano yung fungus, kasi fish health eh. Tapos nagbigay siya ng sample, tinignan namin sa, mag-culture kayo, sabing ganun. Tinignan ko sa petri dish, tapos sa microscope, hindi mo kasi makikita sa naked eye eh. Aba, di pa, puro korting buhok yung mga fungus pag nakita mo. Maraming bilog, ano yung bilog, sabi ko. Narinig ng profesor, bacteria yon, sabing ganon. Ang tapang pa naman nung, Lord, patawarin mo ako si Dr. Dogma, hindi ko matanda. Paano kung ma-isolate ito? Sangmakmak yung virus.
Eh, ala pa naman ako sa lab. Siyempre, pag wala ka sa lab, ibang division ng ano ko, mahirapan ka kasi ikakat mo yun ng ano eh. Microscopically, nakaganun ka, hawakan mo yung gunting. Ang hirap, sabi ko, Diyos ko, Lord, Panginoon, tulungan mo ako. Baka bumagsak ako dito, yung grade pa naman na ipapadala. So, pray ako ng pray, Lord, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko? Eh, nakita yata ng ibang ka-Pilipino ko. Tita, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, Diyos ko, hindi ko kaya i-isolate ito kasi wala naman ako sa lab. Yung ano kasi, skills yan eh, yung pagkakat. Sabi nung isa, wag kang mag-alati. Tapos nagkukwentuhan kami. Sabi, narinig ko, huwag niyo siya tuturuan. Sabi nga, wala akong magawa. Gano'ng gagawin ko dito? Tapos, sabi na, huwag kang mag-alala, tita, bibigyan ka namin. Kasi yung isang katim nila, sa BIPAR, I think BIPAR 7, sa SAM, ang galing! Maning-mani lang yung pag-microscope niya doon sa ano. So, binigyan ako ng isa. Ah, patubuin namin yun eh. Mag-ano ka ng lima, nakasa test tube. Eh ako isa lang eh. Isa lang talaga kasi hindi ko nga alam. Habag nga lang nung kapitbahay ko yun. Alam nyo, after X number of days, mag-wait kami X number of days eh, patutubuin. Yun sa kanila namatay. Hulaan nyo na kung kanino'y nabuhay. Alam nyo na. Ako bang may gawa nun? Hindi ko nga alam bakit nun. Kamote nga ako eh. Si Lord ang may gawa. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. That is amazing. Hindi ko talaga makalimutan yun. Humahaba na. Number three is be brave and follow His commands. Verses 13 to 17, ang sabi pong ganon, all the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came on Jehiel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jehiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Cis, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. So in other words, dito, ang sinasabi dito ng Panginoon, through Jehiel, sinabi niya doon sa ano, kasi ano na sila eh. Medyo nagugulumihana na nga. So pinalalahanan sila nung propeta ng Lord, huwag kang matakot. The Lord will be with you. Ito hindi niyo laban. Laban ito ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ano ang lessons dito? Alam niyo, yung mga laban natin, huwag niyong angkinin. Amen po ba? Isama niyo sa equation ang Panginoon. Your battle is the Lord's battle. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! So huwag ka lang matakot, sabi niya. Just take up your position. Stand firm. Tumayo ka lang ng matatag. At tingnan mo ang deliverance ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung gusto kong bigyan sa inyo ng diin. When it comes sa takot, dahil natural lang, tao tayo, di ba? Eh, babae nga, pati ipis. Sa ipis, takot tayo eh. Ako, iharap mo na ako sa aso. Huwag mo lang ako iharap sa ipis. Talagang yan eh. Kinasusok lamang kong animalis sa buhay. So, takot ako talaga dyan. Pag nakita ko ipis, oh my God! Pero sa aso, okay lang. So, ang takot ang siyang pumipilay at pumapatay sa ating pananampalataya. At sa halip na matakot ay maging matapang tayo dahil ang Diyos ay ating maasahan sa ating mga kalagayan. Why? 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabing doon, for God has not given me the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So pag dumarin kang problema mo, sipain mo yung sitakot, ikaw, demonyong espiritu ng takot, lumayas ka. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, hanggang dumating si Lord, lagi ko ipapaalala, yung binding and losing, mahalaga yon sa pagkakristyano. Amen po ba? Hindi pwede yung pananalangin na pakiyot-kiyot, kiyot-kiyot, pakislap-kislap ng mata, paluha-luha. Mga kapatid, ginawa tayo mga militant.
army ka. Amen po ba? So pag may takot, sipain mo in the mighty name of Jesus. Come out in Jesus' name. Until such time, yung salita ng Diyos magrema sa buhay mo at mararamdaman mo ang presensya ng Lord. Mawawala yung takot. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang Lord? So today, I'm also teaching you to fight. Amen po ba? To fight, maging matapang. So, alisin ang takot. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Okay, so yon. Meron pong isang verse, matatapos na po tayo. About sa pag-aalala. Ito po ay sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Nung minsan ang Lord doon sa Mount of Olives, nagse-sermon. At nabanggit po doon about yung mga pag-aalala sa buhay, mga takot, etc. At napakaganda po ng verse. Sabi pong ganon, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay gitna mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't kayo, di ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? By the way, kakat ko dito, it is scientifically proven, ang taong malungkutin, madali ang buhay. Correct, kasi merong mga chemicals na inilalabas ang katawan. Kapag masyado kang malungkutin, mariklamo, may mga harmful chemicals inilalabas ang katawan. So, umiikli ang buhay mo. Pero iba yung masaya. Amen po ba? Humahaba ang buhay ng mga masayahin. Sino yon? Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord. So, kailangan masaya tayo, positibo sa buhay. At then, sa aming gano'n, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan, eh hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya? Wow! Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ganyan mga tao, napakaraming inaalala, pati pusa, iniintindi niya. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? So pag pala masyado kang mapagpaalala, ugali yun ng pagano. That is not a lifestyle of a believer. Amen po ba? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. And, nilagyan ko sa bold font kasi ito yung pinapagawa ni Lord. Ano sabi niya? Higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English, seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So kesa mamblema ka, isik mo ang Lord. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Mabuhay ka ng matuwid. At ako sigurado, kailanman ang mga matatapat na anak ng Lord, kailanman hindi niya pababayaan. Tatandaan at tatandaan sila ng ating Panginoon. Bakit? Say matapat eh. The eyes of the Lord are running to and fro throughout all the earth, seeking those whose heart are perfect toward Him. Sa other version, those who are righteous before Him, those who walk justly before Him, walang lugi ang pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ulit natin si Lord. Hallelujah! And then, ang sabi po, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Hayaan mo yung bukas. And sarapat sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Bakit? Eh kung talagang i-meditate mo ang problema, problema ngayon, mamaya meron na naman, di po ba? May problema ngayon, masusulusin ang kinabukasan, iba na naman. So walang katapusan. You will no longer enjoy life.
ako sa mga ano ko, lagi sinasabi, just enjoy life. Amen po ba? Kung ano ay binigay sa iyo na assignment ng Lord, gawin mo yun. But do not complicate your life and kung ano-ano ang iniisip ninyo. Enjoy the presence of the Lord and you will see His salvation. Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Pwede namang manalangin. Bakit ka nagdireklamo? Pwede namang magpuri. Bakit kang umangawa? Tell God what you need and thank Him for all He has done. Although, natagal-tagal na lang ulit, kukwento ko ulit ito. Ay, ito kasi naipatotoo ko na doon about worry at saka takot. At saka yung lesson ng maging matapang. I think 2017 ba yun o 2018? Although review na lang yung sa nakarinig. Magpipreach din ako doon eh. Ako naka-assign. So, before the second service, ako yung nakaupo doon sa aking upuan doon. Eh, uso na pa naman yung mga pinapatay-patay because of the drug war. Hello? Kring! Sabi ko ganun. Hello? Sabi ko ganun. Eh, siyempre, sweet ako kasi, ano eh, alam, hello? Sino to? Eh, government official, laki baka mamaya kay masumbo. Hello? Sino po to? Good morning, sir. Si, ano ba to? Banya, ang tigas ng boses. Makinig ka. Sabi ko ganun, makinig ka. Ba, nagulat ako. Sabi niya, ikaw at ang pamilya mo ay ipapapatay. Siguro tingnan akong malaglag doon sa upuan ko. Oh my God! Tapos, ang topic ko din noon, faith din yata, or basta dare to believe yata ang title. Alam nyo, matalino man, kung minsan na nagmumukhang ewan din eh. Bakit ka mo? Alam nyo sagot ko? Nalundag ako, no? Para akong biglang pinumusan ng... Di lang ako eh. Eh po, summary execution ang gagawin sa buong Garcia family. Mawawala kayo ng pastor. Sige kayo. So, sabi ko ba naman sa inosento ko, sabi ko, ay nako, mamaya na ho tayo mag-usap. Ako ay magpipreach pa. Sabi ko, ba't ko ba nasabi yun? Sabay akit ko dito. Baba kumaawit na, malapit ako. Sabi ko, pastor, may tumawag sa akin. Ano sabi? Papatayin daw tayo. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka ba nagsabi sa SOS? Sabi ko, wala nang time eh. So, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. At narinig ko, tatayo na nga ako, nagtatawag pa. So, tumayo ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kung ano man ang mangyari sa buhay ko, well, ang buhay ko nasa Panginoon. Amen po ba? At kung sakali man nangyari yun, babayo na lang, bye-bye. So, pero sa totoo lang, yung mata ko, hindi nyo halata. Ang saya-saya din ang preaching ko noon. Pero yung mata ko umiikot. Baka isa sa inyo may tumayo. Baril. Baril nito. Ito ang siste. Mahabang istorya. Iskam pala yun. Meron akong kakilala. Pag ako pinilit yung mamaya, sasabihin ko din ang pangalan. 50,000. Panghihingi pala ng 50,000 pesos. Pero yung aking kakilala, nasasabihin ko sa inyong pangalan pag ako'y pinilit. Mamaya, after preaching, sabi ko kay pastor, kinukwento nga, matindi ka ako itong friend ko na ito. Papatayin na nga, nakikipag ano pa, bargain. Yung 50,000, naging 5,000. Sabi niya, naku, maawa na ho kayo. Ano ang gagawin ko? Magbigay ka ng pera, maawa na ho kayo. Wala ho akong pera. Isang kahit isang tuka ho ako. Sabi ko, nagsinungaling ka pa, ay ang yaman-yaman. So, napababa niya ng 5,000. Saka nakakita na papatay na nakipag-bargain pa. Pero to cut story short, nasa lubong niya yung isa nating kapatiran na pulis. Na kinuwento niya, ay nako, iskam yan. So, in other words, kinabukasan na doon kami sa munisipyo. Nagsumbong kami. Well, ano pa kung ibig sabihin? Pwedeng yun na iskam, pero pagsubok din sa akin yun eh. Amen po ba? Anong malay ko na iskam yun? Magpipreach na nga ako. Inisip ko na lang, Lord, ang buhay ko nasa iyo. Tatayo ako nung may pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kinuwento, kasi sabi kasi ni Pastor, kagabi, nakahiga kami, darling, sabi niya, ano ba yung kwento mong halipakpak? Anong kwento halipakpak? Basta, magkwento ka ng halipakpak na kwento mo. Nagpakipot naman ako, sabi, seryoso ako bukas.
Hindi, hindi ka dapat seryoso. Yung halipakpak mo, hindi ko masabi. Kunyari ka pa, pasimple-simple ka pa, member ka pala ng fans club ko. Isa pala siya sa nag-aabang sa kwento ko. Pag hindi ako nagkwento, pinipilit ako. Yung halipakpak mo, kwento. Oh, para sa yon, especially dedicated to you. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos na po yung preaching. Napagpala po ba kayo? Amen. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. So, basahin na lamang po natin yung verse. Sabi pong ganon, early in the morning, sa verse 20, they got up and left for the wilderness of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood up and said, "Hear me, O people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be upheld. Believe in the prophets, and you will succeed." Then Jehoshaphat consulted with the people and appointed those who would sing to the Lord and praise the splendor of His holiness. And as they went out before the army, they were singing, "Give thanks to the Lord, for His loving devotion endures forever." Verse 22, the moment they began their shouts and praises, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end to the inhabitants of Seir, they helped destroy one another. When the men of Judah came to place overlooking the wilderness, they looked up for the vast army, but there were only corpses lying on the ground. No one had escaped. Then Jehoshaphat and his people went to carry off the plunder, and they found on the bodies an abundance of goods and valuables, more than they could carry away. They were gathering the plunder for 3 days. So, ano po ang lesson dito? Pag sumunod ka sa Lord, mapagtagumpayan mo ang mga situation mo, may dagdag pa. Amen po ba? May dagdag pa. They were gathering the plunder for 3 days. There was so much. And yun po, purihin po ang Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. And sa akin na lamang kung panghuli, ay ito po ang nais kong ihabilin sa inyo bilang hamon, nasa instances naman na napagtatagumpayan natin ang ating mga problema sa buhay, huwag po natin kalilimutan. I-maintain po natin yung grateful heart. Amen po ba? Bakit? Ang tao kasi madali siyang makalimot. Pag nakuha na niya ang gusto niya, napagtagumpayan niya ang problema niya, nakakalimutan na ang Lord. And babalik siya dun sa dati. Yung sarili ang wino-worship, sa kanyang sarili nakatuon, at yung sarili na naman niya ang pinagkakatiwalaan niya, which is wrong. Tandaan po natin, pag sa panahon na tayo nangangako sa Lord ng mga magagandang bagay, sa panahon ng ating mga hilahil o sa ating mga pagdurusa, i-re-require yun ng Panginoon, yung pangako na yon sa panahon na tayo'y masaya. Amen po ba? What you promise to God in times of your pain, He will ask it to you during your times of victory. Kaya yung grateful heart, dapat naroon. I believe every Sunday, mga kapatid, to me, ang revelation po sa akin, every Sunday, yung pong every Sunday, hindi lang po ito instance o isang bulwagan na kung saan ay hihingi tayo ng ating pangangailangan sa Lord. To me, every Sunday is a day of celebration. Anong celebration? Pag Linggo, dapat sineselebrate mo, "Lord, salamat po sa nakaraang Linggo. Kami ay pinagpala mo." Amen po ba? At we will give our hearts to Him. Huwag po nating tinitipid ng pagpupuri ang Lord. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Always develop a grateful heart. Kasi yun ang gusto ng Lord, yung isang pusong nagpapasalamat, very grateful. At makikita po ninyo, magbubukas ang langit. Kayo'y ma-amaze sa Kanyang kabutihan. And another one, doon naman sa mga kapatiran na parang yung problema mo parang nagtatagal. Amen po ba? Bakit yung sinasabi mo, Sister Lillian, parang hindi totoo? Bakit sa akin yung nagtatagal? Ito naman po yung aking mga masasabi. May mga paraan po ang Lord na hindi natin malirip. Posibleng yung sagot ng iyong problema ay hindi dapat ngayon. At sa tamang panahon, i-reveal ng Lord. Amen po ba? Because the Lord knows the best.
Hindi po tayo. Ang problema po, binibigyan natin ng sariling timelines ang Lord. But God, ito po ang aking napansin, ang Panginoon sa pagsagot sa ating mga dalangin, kailan naman hindi po siya nahuhuli. Amen po ba? At kung sakali man na talagang isinara ng Lord yung pintuan, ako'y naniniwala, sa bawat pagsasara ng pintuan ng Lord, basta ikay matapat sa Kanya, marami siyang pintuan at mga bintana na bubuksan. More doors of opportunities are reserved for you. Palapakan po natin ang Lord. So in the end, ano pa rin nito? Pag isasama rin natin, reliance, pananampalataya, pagtingin sa ating Diyos na buhay. Ang sabi po ni C.S. Lewis, napakaganda po. Ang sabi niya, relying on God has to begin all over again every day as if nothing had not yet been done. And from there, dinugtungan ko po ito out of my own reflection. Ang sabi ko po, relying on God is a daily habit. It is as if we say to Him, Lord, it's not my power, but yours. Why I can overcome difficult situations in my life. So daily, mga kapatid, let it be our prayers. Let it be our confession. Lord, our eyes are on you. At sa pamamagitan nun, ay mapapakita po natin, pag sinabi po natin, Lord, let our eyes are on you, ano ang dapat natin gagawin? We must cling or hold on to His promises. We must seek Him. Another one is we must remember also His promises, and let us be brave, or let us recognize His power over ours. And number three is let us be brave and follow His commands. And mind you, mga kapatid, may magagandang bagay ang Diyos na gagawin sa buhay niyo. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga mata ay sa iyo lamang nakatingin. Glory be to God, glory be to God. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. I just believe that all of us were stirred up in our faith this morning. Tama po ba? One big, big clap of praise to our God na walang imposible at alam ang espesipikong kalagayan sa iyong buhay na nangangailangan ng kanyang hipo. Yung gumawa ng mata, huwag mong iisipin hindi kanya nakikita. Yung gumawa ng kamay, huwag mong isipin na hindi kanya kayang abutin kahit na napakahirap na ng iyong kinasadlakan sa buhay. Minsan ang ating Bishop Brother Eddie ay may nabanggit na prophetic phrase habang siya po ay nagpipreach. Sabi niya ganyan, when you think that you are at the end of the rope of your hope and strength, God's grace is just beginning. Kapag binulay-bulay po natin yun, it will remind us. Ang natural tendency natin ay ang manangan sa sarili natin. At minsan ninaantay pa ng tao na dumako po siya dun sa pinakahuling yugto ng kanyang lakas. Yung pagwala na lang siyang magagawa, dun niya naalala ang Diyos. That is why the Lord has to allow certain situations na wala kang ibang kakapitan. Otherwise, you will just keep on relying on your own self. Hindi mo mararanasan ang kalapitan at kapangyarihan ng Diyos. So therefore, the message title today may be so simple. Our eyes are upon you, Lord. Ang tamang itanong, in reality, saan talaga nakatingin ang mata mo? And when the Bible says, our eyes are upon you, Lord, it does not talk about our natural eyes. It's called the eyes of faith. Kasi po, kapag ang mata natin, ang ginamit natin, ang sasabihin ng mata mo, imposible. Malaki. Hindi ko kaya. Wala na. Yun ang sasabihin ng natural eye. But when you begin to realize that God is giving us a different set of eyes na baka marami sa atin hanggang ngayon na hindi mo ginagamit, but it's there. It's called the eyes of faith. Nang titignan mong malaki, hindi na ang sarili mo. Hindi na yung ipon mo. Hindi na yung karanasan mo. Hindi na yung titulo mo. Ang titignan mo ng malaki ay ang Diyos na buhay na aantig ang kanyang puso.
Kaya tayo nakakarinig, mga kapatid, ng mga patotoong napakahirap, pero ba't nag-turn around ng situation? That person learned this biblical truth. He learned to turn his eyes off of himself and putting his spiritual eyes to the God whereby nothing is impossible. Doon nare-release ang walang limitang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Madaling manakaw po ang ating pansin eh, ng kung saan-saan eh. Kaya dito si Jehoshaphat, alam ko blessed na blessed tayo. Si Sister Lillian kasi yun ang gift niya eh. Kahit na mabibigat yung mga kinakarap, hindi halata, no? Pero ang bibigat ng kanyang mga responsibilities sa kanyang responsibilities sa gobyerno bilang acting executive director ng NFRDI, pangisdaan buong bansa ang kanyang minomonitor in the aspect of research. Yung mga kinakailangan basahin, ng mga papeles, everyday, napakarami. At bagita, siyempre, may individual battles just like everybody else. But why is it that there are some people na maliit na problema, parang bigat na bigat, pero yung iba kahit mabibigat ang mga hamon, eh nagsisail along sa biyaya ng Diyos? Etong pagkakaiba, saan mo inilalagay ang mata mo? When you begin to say, just like Jehoshaphat, and you're training yourself, you're learning the ways of faith, you're learning to experience God more and more, kahit pare-pare yung mananampalatay, iba-iba yung level of faith eh. Kaya sa atin pong sa gawain ng Diyos, sa GIL Church, ito'y laging idinidiin ng ating mga spiritual leaders. Nung kami nasa Hong Kong, nung ako po ay missionary pastor pa doon, Alex, Bart, yung mga pastors natin doon, please, don't forget to teach God's people faith and wisdom. Faith and wisdom according to God's word. This is the key. Kasi ayaw ni Kuya Ed manatili sa Hong Kong yung mga kapag gusto niyang makabawi sila sa buhay. Eh yun ang heart ng Panginoon eh. Pero ikaw ang pipili. San mo ititingin ang mata mo? Let's be like Jehoshaphat. At huwag mo nang antayin, magkaroon ka pa ng mabigat na problema bago mo ma-apply. How many of you want to experience the power of God in your life? Amen? Hallelujah! Learn to turn your eyes to the Lord. The second is, yung iba, on and off, and on and off. Ang kanilang style, patingin-tingin lang, hindi fixed. If you want to experience the power of God, learn to turn your eyes to God. But then there's a better way. If you want to sustain the release of God's power in your life, fix your eyes on the Lord. Hebrews 12:2, Isaiah 26:3. Tingnan nga natin sandali yung Isaiah 26:3. Just to show to you, this is easier said than practiced. It should be a daily practice actually. Tingnan po natin ang Isaiah 26:3. Everybody read, "You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are," everybody say, "fix." Once again, louder, "fix." This is a very important verse. Huwag ka lang patingin-tingin. I-fix mo ang mata mo sa Panginoon. Sustain ang daloy ng kanyang kapangyarihan. Look at verse 4. Everybody, read with me. Trust in the Lord. How many times? It's a kind of lifestyle. It's not an on and off kind of thing na sporadic. For the Lord God is the eternal rock. Pagkatapos tingnan natin yung isang magandang application po niyan in verse 8. Lundag tayo ng verse 8. Everybody, Lord. So, okay, trust in the Lord, trust in the Lord. But how do you apply that? Kasi yung iba, ay, trust in the Lord. Lip service lang pala. Merong patunay para masabi mo that you are trusting God. Because focusing your eyes on the Lord is synonymous to trusting God. Yun ang correlation. Verse 8, itong application. Lord, we show our trust in you. How? By
obeying your laws or His word. Our heart's desire is to, you practice this and then you are putting substance for your claim that my eyes are on you. Hindi na siya magiging lip service. I'm sorry, but those who do not really give time to read the Bible every day, but you could give time for your social media, you're not applying this verse. Madalas po nating marinig na sa Kristiyano, hindi nagbibiro ang Panginoon nung sabihin niyang, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. You've got to learn how to feed your faith. So pagka sinabi po natin na I put my trust in you, ano yung application nun? Obeying God's word, nakita natin. At yung ginawa po ng nila King Jehoshaphat at saka ng Judah, what did they do? They praised God. So kaysa sa magreklamo, magpure. Kaysa sa magbuisit, manalangin. So whenever you praise God, it's an application. I am putting my eyes on the Lord. Hallelujah. It refocuses my faith off from the situation. I still recognize that this is a problem. I don't deny this is a problem. But my eyes are not fixed on this problem. I have a God bigger than this problem. That's how you operate in faith. Listen, anumang kinakaharap po ninyo ngayon, walang exaggeration. Kayang hipuin ng Diyos yan ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Without exaggeration, whatever it is. But you've got to learn these dynamics more and more. Ano pang ginawa po nila? Nag-prayer and fasting. Nanalangin sila. Nag-declare siya ng pag-aayuno. And then another thing, because in here, in the church, madali kang mag-flow eh. Kasi may organ, may music, kita mong mga kapatira. Madali kang mag-operate na tumataas agad ang faith. But it's different when you're alone. When you're alone, na walang music. When you're alone, na wala yung ka-life group mo. Then that is the way to apply this teaching. Lord, kahit wala pong mga kapatiran, I want you to know, my eyes are on you. You know what's happening? Naantig mo ang puso ng Panginoon. You begin to praise God. You begin to worship the Lord. You begin to quote scriptures. Isa sa pampaalsa ng faith is you rehearse past victories. Yun ang ginawa ni Jehoshaphat. Lord, itong ginawa mo po no? Kahit pinagtutulungan kami ng mga kaaway namin, ng mga Moabites, Ammonites, children of Mount Seir, because that's what is happening from time to time. Na kapag dumating yung problema, may problemang swabi lang, pero may mga problemang sabay-sabay. Hindi mo naman pwede sabi, awat muna, tama muna. Walang ganun eh. When they come, they come. Some of you may be in that situation now. Amunita ng financial problem. Amunita ng weakness na hindi mo alam paano mo labanan. Sabay-sabay. Kaya marami na totorete. So, what did they do? They rehearsed past victories. Lord, ito po ang ginawa mo noon. So how do I apply that? Remember past victories, past miracles. Rehearse them. Lord, I remember that time nung may problema po ako sa anak ko. Pinagaling mo siya. You can do it again, Lord. So what am I doing? I'm rehearsing past victories. My faith is beginning to rise up. Lord, walang-wala po kami noon. Itong ginawa. Tingnan yung ginagawa ni Sister Lilian kanina. Just telling the stories of what the Lord did. Hindi lang siyang nabibless, pati po tayo. Napansin niyo po? Rehearse past victories because our God ay hindi nauubusan ng mga bagong himala na kanyang kayang gawin sa iyong buhay. O purihin ang Diyos! Amen. And then there's this another thing. These are practices of faith. You prophesy your victory. Hindi pa man tapos ang laban, sabihin mo ng tagumpay na galing sa Diyos. Because the prophet Jael said, tumayo, tumindi. Listen, Judah, King Jehoshaphat. And then nag-prophesy na siya. The Lord is saying, this battle is not yours. It is the Lord's battle. When your eyes are upon the Lord, He will take over that battle that you have, that you're facing. And what happens when God takes over? You know the end of the story. It's really a big victory. Doon po galing yung salitang
God can turn your battlefields into blessing field. Yung laban mo na yan, dyan mo mararanasan ang tagumpay at kapangyarihan at pagpapakilala ng Diyos kung sino siya sa iyong buhay. Apurihin ang Panginoon. Put your faith in the Lord. Lift up your hands and declare who God is in your life. You prophesy your victory. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. And that's what you are. You're unchangeable. That's you. Unstoppable. Unstoppable. That's what you are. Oh yes, Lord. Oh, I want to give the congregation this chance to rehearse your past victories, to declare your worship. Remove any reservation. Declare your praise. Lord, yes, and yet, oh, we love you, Lord. Our faith is in you. Our eyes are in you. You are God. You are God. From before, I know you can sense His anointing. Kabari arebeleva santa. Kabari alela yaseya. And right now. Nakatas po ang ating mga kamay sa presensya ng Diyos. We're sensing His presence. If you can pray in the Spirit, pray in the Spirit, hallelujah. Energize your faith. Let the Lord break any bondages of fear and worry. Let Him fill your spirit with His power, with His anointing. Oh, no reservation. Trust God. Trust God. When we praise Him, our eyes are placed upon Him. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You see, when the anointing of the Lord comes, many times it's very tangible. Minsan ay nakakadama ka ng alam mo, hindi normal. But that is the Lord filling your heart, defeating that spirit of fear and worry. Your faith is sharpened and being refocused. Nakala mo, laki-laki na ng kalagayan mo. And so, hindi na nagiging parang academic lang sa iyo na malaki ang Diyos ko, kundi nagiging rema. It is true. My God is a big God. Alam po ba ninyong ang Diyos ay naiinsulto kapag nililimitahan natin siya? He wants us to operate in faith. Pastor, marami na akong pagkukulang. Alam po ba ninyong you don't have to be perfect before you can look upon the Lord? Lalo kanyang tutulungan na mapagtagumpayan maging ang mga kahinaan mo. Kung sabay-sabay ang iyong kinakaharap, this is the best thing to do. My eyes are upon you, Lord. Ang daming gusto humatak, Panginoon, sa mata ko at nagsasabing mahirap. But I am making a decision. My eyes are upon you, Lord. Your hand is lifted to Jesus. I believe God is about to do a miracle. You will transition from a life na masyado ka lang nagdidepende sa iyong makokontrol. You will still be responsible, but you will operate on a different plane. You will give room for God to move. Bigyan mo ng puwang ang Diyos na gumalaw sa iyong kalagayan. Ipakita mo ang kadalisayan ng iyong pagtitiwala.
Natutunan po nila Jehoshaphat during that time na lubos na magpakumbaba sa Panginoon. Walang kayabang yabang. And God saw that sincerity in their heart. We really need you, Lord. Would you do that today? Would you follow this simple prayer? For those of you who are saying, paano kaya ako makakalagan sa weakness na ito? Ayoko ito. Say that with Jehoshaphat. My eyes are upon you, Lord. You're bigger than this weakness. You're bigger than this problem. You're bigger than this financial situation na napakabigat. My eyes are upon you, Lord. Teach me to put my eyes upon you. Would you follow this prayer? Sabihin natin lahat, maging kayo po na nasa online. Maybe you're battling a very difficult battle. Sabay-sabay. But God is greater than all of this. Leave room for God to move. Say this prayer with me, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat. Nakikita niyo po ang nilalaman ng puso ng lahat ng tao. Kilala mo, O Diyos, ang mga tunay na nakatingin sa iyo. I am making this decision. I put my eyes on you. Forgive me, Lord. Kung mas madalas ng mata ko ay nasa aking sariling kakayanan, nasa ibang tao, nasa isang gamit, nasa sino man o anuman. But today, Lord, I am making that promise. I will put my eyes upon my Lord. I declare, you are my God. You are my Lord. Thank you for the blood of Jesus. Cleanse me from my sin. I am making a promise. I will praise you. I will trust you. I will seek you. I will obey you. My eyes are on you. Give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah. Sarabereya katalabahaya. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, idampi niyo nga po ang inyong makapangyarihang kamay. Put your hand on that situation, Lord, that's bothering the heart of anybody among your people today, this morning, who is honoring you, Lord. Maging sa mga kapatid na nasa online, in the name of Jesus, I want a congregation to please now exercise your faith of whatever it is that is troubling your heart. Kumikilos ang Panginoon. Kaya niyang sugpuin ang mga Ammonita, mga Ammonites, at mga children of Mount Seir na nagtutulong-tulong na igupo ka at ang iyong pananampalataya. I am declaring, I am prophesying your victory in the name of Jesus. Hallelujah! The Lord is saying to you today, hallelujah, your battle is becoming the Lord's battle. Huwag mo ngang kinin ang problema na yan na mag-isa. Let the Lord join that battle. And in fact, a better way, let the Lord take over that battle. We'll give the Lord a mighty hand of praise in the name of Jesus. Sickness be gone. Financial poverty be destroyed in Jesus' name. Let the faith of God's people arise and believe you for the supernatural. We believe for the salvation of our families. We believe, Lord, that you will bless the finances of your people. We believe that you will bless our young people, O God. We speak blessing to our young adults. We speak blessing to the married couple. We declare the victory of Jesus. And hallelujah! You are God alone. This is our faith declaration for the last time. Let God move. Yes, Lord.
of the Lord this morning. Feel His embrace. Oh, yes, Lord. Maging kayo po na nasa online. Allow the Spirit to fill you. Be filled with His power. Be filled in your faith in Jesus' name. Thank you, dear Holy Spirit. Seal this message, Lord, upon your people. Teach us this discipline. Help us, Lord, to really focus our eyes upon you. Sapagkat hanggang ang mata namin ay nakatuon sa iyo, kami nasa posisyon ng pagtatagumpay. Help us to learn this lesson, Lord. Help us to grow in the faith. And we thank you for the rest of our lives. Patuloy mong ihahayag sa iyong mga mananampalataya ang iyong kapangyarihan. We promise, Lord, for all the victories, we will give you all the praise. Our hearts will glorify you. Sapagkat alam namin kung sino ang gumawa nun, hindi namin kamay, kundi kamay mo, O Diyos. Ihanda mong puso ng iyong mga anak sa kanilang mga patutuo na ipinapangakong ibibigay sa iyong kapurihan. We give you the honor, we give you the praise. Everybody said amen and amen. How many of you were blessed today? Amen? Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord be gracious to you and keep you from all destructive harms in the name of Jesus and give you His peace and shalom. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. And all will say, amen. 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 Amen and amen and amen. God bless you. God bless you more. Good morning. Purihin ang Panginoon. See you next week. To God be the glory.